Okay, dito ulit tayo sa pagpapatuloy sa patungkol sa 24 elders. Ating natutunan, yung naputol natin na nagdaan nating record ay patungkol sa 24 elders. Sila po ay mag-participate sa judgment na gagawin ni Jesus Christ doon sa langit, yung tinatawag na investigative judgment. Bakit, why 24 elders ang gagamitin ng Panginoon na magiging kasama niya sa kanyang judgment sa langit? Ito po ang dahilan. We find that the 24 elders are of different personality type. So, as what they are. No? The reason why they are 24, because there are two witnesses of each type. Na mapapansin ninyo, ito yung tala sa Deuteronomy 19:15. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of two or three witnesses, the matter shall be established. Kung mayroong hukuman, kung mayroong sumbong na kailangan ng huhukuman, ang isang hukom, mapapatunayan yan sa dalawa o tatlong mga saksi. Kaya nga, ang 24 elders doon sa langit, mayroon po silang importanteng ginagampanan. Nag-representar po sila sa bawat isang two types, bawat ugali ng tao. Sa ano kasi sa hukuman, napapansin ba ninyo ang mga Israelita? No? Sila po'y magkakaiba ang kanilang type of character. Mayroong mga iilan na mamamatay tao. Mayroong dalawa na anak ni Jacob na sila po'y nakakommit ng pagpatay. No, mapapansin ninyo, mayroon namang mahilig sa mga babae. No, iba-iba ang trait of character sa mga anak ni Israel. Kahit ang 12 tribes o ang 12 apostles sa New Testament, iba-iba din ang kanilang mga kasalanan. Napapansin ba ninyo si John at si Zebedee, no? Mapapansin ninyo si Juan at ang kanyang kapatid, sila po'y tinatawag na the son of thunder. At ito yung mga trait of character, mapapansin ninyo, ang mga alagad nung sila pa'y hindi na-converter, nang sila pa'y bagong sumali sa Panginoon. Magkakaiba ang kanilang karakter. Mapapansin ba ninyo, at si Apostol Pedro, ay mabiglain siya, madali siyang magsasalita. No, hindi niya iniisip ang kanyang sinasabi. Pero mapapansin ninyo, ito yung mga different types of character na ginagamit ng Panginoon na magiging witness sa kanyang judgment sa langit. Sila inimbitahan, itong 24 elders, mayroon po silang mahalagang gawain doon sa langit kasi sila po'y, bawat dalawa sa kanila nagre-representar sa kanang mga different types of personality. Kaya nga, bawat tao na iba ang ugali, sila po'y nagiging witness doon sa langit. Pero bagamat ganun ang kanilang kahinaan sa buhay habang sila nandito sa lupa, sila po'y naliligtas. At bawat mga makasalanan na mga tao na lalapit sa Panginoon habang sila huhukuman, naunawaan nila yan. Kaya nga, inimbitahan sila ng Panginoon upang magiging witness sa kanyang judgment doon sa langit, anuman ang kanilang kahinaan, kahinaan din sa mga taong kahinaan din ng mga taong lumapit sa Panginoon upang iligtas ng Panginoon, at sila ang kasama ng Panginoon sa judgment, sa investigative judgment, upang magiging kanyang witness. Ngayon dito tayo sa ikatatlo na ating pag-aralan sa chapter 4 at saka 5 ng Apokalipsis, ang ating pangatlo na pag-aralan patungkol sa four living creature. Atin ang natutunan ang throne of God, no? Nakikita natin ang kaluwalhatian ng God the Father na liwanag. Atin ang natutunan ang 24 elders. At ngayon dito tayo sa apat na buhay na linalang na nakikita na Juan. Ating titingnan ang Revelation 4:6. Ito yung sabi, "Before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the midst of the throne and around the throne were four living creatures full of eyes in front and in back." No, mapapansin ninyo, pagkatapos nakikita ni Juan ang 24 elders, ibang pangitain ang kanyang nakikita. Nakita niya sa trono, no? And before the throne, ito yung trono, and before the throne, anong nakikita niya? As was the sea of glass like crystal, and in the midst of the throne, around the throne, there four living creature full of eyes sa
front at saka back. No? Apat na lina lang na nakikita ni Juan. Ating titingnan ang mga larawan itong apat na lina lang. Ang unang lina lang, ang buhay na lina lang na nakita ni Juan ay mayroon ang kanyang mukha ay katulad ng leon. No? At sa description niya, mayroon itong anim na mga pakpak. No? At ang una, katulad ng larawan ng mukha ng leon. Pangalawa, mukha ng baka. At ito yung pangatlo, katulad naman siya ng mukha ng tao. At ikaapat na larawan na nakita ni Juan ay mukha ng agila. Ngayon at ngayong gabi, ating pag-aralan ito. Marami sa inyo nakabasa sa nung nabasa ko nga itong Apokalipsis 4 at saka 5. No, hindi ko ito naintindihan sa pasimula. Sabi ko, bakit mayroon ditong mga buhay na lilalang na iba-iba ang larawan? No? At akala ko ay yun talaga ang totoong larawan ng ano. Pero mapapansin ninyo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis, ang pag magbabasa tayo sa aklat ng Apokalipsis, ay puno ito ng mga simbolo, simbolo ang ating makikita. Pero pag nandoon na tayo, hindi po ito ang larawan ng ating makikita. Ating makikita dito na si Jesus Christ is in a picture of a lion, in a picture of a lamb. Pero kung ating pag-aralan itong apat na buhay na lilalang na magkakaiba ang larawan, ay inyo itong maintindihan ngayon sapagkat ipapaliwanag ko itong isa-isa, yung ang larawan na katulad ng leon, katulad ng baka, katulad ng mukha ng tao at agila, atin itong mga pag-aralan sapagkat mahalaga na ating matutunan ito. No, the four living creature, it's having six wings. Oh. Maliban yun ang kanilang larawan, no, na mayroong leon, baka, tao at agila, mayroon po silang anim na mga pakpak. Were full of eyes around and within. No? Mapapansin niyo, puno sila ng mga mata sa harap at sa likod. And they do not rest day and night, seeing holy, holy, Lord God Almighty, who was and is to come. Mapapansin niyo, at kung ating natutunan ang 24 elders, sila po leader sila ng mga worship, nagpagsamba doon sa langit, sila din ay leader ng mga angelic host na sasamba sa harapan ng Panginoon. Pero mapapansin ninyo ang bawat larawan nila, no? Importante na ating matutunan ito ngayong gabi, no? The four living creatures are part of the angelic host. Na mapapansin ninyo, anim ang pakpak. Kung pag-aralan ninyo sa Old Testament, kung may ang mga anghel na anim ang pakpak. Kasi sa Biblia, mayroon pong tatlong uring mga anghel. Ang una ay tinatawag na serapim o serapin sa Tagalog. Ang serapin, mayroon po silang anim na pakpak. Kung gusto ninyong mabasa sa Old Testament, ang mga anghel na serapin na nakikita ni Propeta Isaiah, mababasa natin yan sa Isaiah chapter 6 verse 2 at sa ang apat din na lina lang, nakikita din ito ni Ezekiel sa chapter 1 ng Ezekiel. Ganon ang description na nakikita ni Ezekiel katulad sa Apokalipsis. Na mapapansin ninyo, ang mga anghel na mayroong anim ang pakpak, sila po'y tinatawag na serapim o serapin. Ang apat na pakpak, kirubin naman ang tawag niyan. No? Kung inyong basahin ang aklat ni Isaias. At ang dalawang anghel na nagiging guardian angel natin, dalawa ang pakpak. So ito yung mga tatlong uring anghel na dapat nating matutunan. No? Pansinin ninyo, itong apat na lina lang, they are part of the angelic host sapagkat mayroon siyang anim na pakpak, no? Since they have six wings and they are seraphim and they have very definite symbolic meaning. No? Ang mga larawan nila, ano lang yan? Simbolo yan sa ginawa ng ating Panginoon, paano niya niligtas ang sangkatauhan sa ating planeta. Mapapansin ninyo, nakikita ninyo ang pinaka throne room ng Panginoon, nakikita ninyo ang trono ng God the Father, puno ng liwanag, ito yung description na ating natutunan. At sa palibot ng kanyang trono, may mga trono na 24 elders, doon kung saan nakaupo ang 24 ka mga elders. At sa harapan ng trono, no, nang doon ay yung tinatawag na dagat na salamin, at sa palibot sa trono na makikita natin nakatayo ang apat na buhay na linalang, no? Mapapansin ninyo yung isang serapim,
ay mukhang agila, yung nakaharap sa atin mukha ng tao, at sa kabila ay mukha ng baka, at sa likod ng trono ay mukha ng leon. Ito yung mga buhay na nilalang na nakatayo, pero mapapansin ninyo, importante na ating matutunan ito sapagkat ang mga bagay na ito may kinalaman sa ginawa ng ating Panginoon, paano niya nililigtas ang ating planeta. Ang ating nakikita ay isang larawan, isang pagsasadula kung anong nangyayari sa anak ng Diyos, no? At kung ito po ang dahilan kung bakit niya nailigtas ang sangkatauhan, no? Atin ding pag-aralan, napapansin ninyo ang tabernakulo sa wilderness. At babalikan natin ang tabernakulo sa wilderness upang maintindihan ninyo ang apat na buhay na linalang. Kung hindi natin pag-aralan ito, hindi natin din maintindihan ng malinaw ano itong apat na buhay na linalang. No? So, ang tabernakulo sa wilderness, mayroon pong order kung saan nila isisit up ang kanilang mga balong-balong, no? Ang kanilang mga tent. Mayroong order dyan. Kung ating titingnan ang order kung paano nila isisit up ang kanilang tabernakulo, sa east side, no, sa silangang bahagi ng tabernakulo, mayroong tatlong tribo ang nakapits ng kanilang mga tent. At ang mga leading tribe sa tatlong tribo sa silangan, mayroon po silang mga bandila, no? At ang leading tribe sa bandang silangan, kasi apat na no? Kasi bawat bahagi ng tabernakulo, mayroong order kung paano nila isisit up ang kanilang mga tent. Sa east side, ang kanilang bandila ay isang leon. Ito po yung ang leading tribe sa tatlong tribo na sa bandang silangan ang magtayo ng kanilang mga tulda, ang leading tribe, ang tribo ni Judah. At ang kanilang flag na kanilang pinangunahan ito ni Judah, and behind Judah, dalawang tribo. At ang kanilang flag na hinahawakan ay ang flag ng isang leon. No, mapapansin ninyo. At dito sa southern side, kung titingnan ninyo ang tabernakulo, iba na naman ang leading tribe doon sa bandang south. Ang sa south naman, tribe naman ni Reuben. At behind, sa likod ni Reuben, mayroon na namang dalawang tribo sa kanyang likuran. Pero si Reuben ang maghahawak sa bandila, no? Sa kanilang paglalakbay doon sa ilang. At ang kanilang flag ay mukha naman ng tao. No? Pagtitingnan natin ang western side, kung saan nakatayo ang kanilang tabernakulo, doon sa bandang likuran ng tabernakulo, ang tribo naman ni Ephraim ang leading tribe doon. At sa likod ni Ephraim, mayroon namang dalawang tribo. Kasi bawat sa east, west, south at saka north, tatlong tribo dyan. Mayroong order kung paano sila mag-sit up ng kanilang mga tent. No? Mapapansin ninyo. At sa kay Ephraim, ang flag ni Ephraim ay ang mukha ng baka. At doon naman sa northern side ay ang tribo naman ni Dan. At mapapansin ninyo ang flag na ni Dan ay flag ng agila, at sa ito yung leading tribe, no? Sa likod naman ni Dan, dalawang tribo na nasa kanilang likuran. Kaya nga mapapansin ninyo habang sila naglalakbay, mayroon pong apat na bandila mula sa Ehipto hanggang sila nakarating sa Promised Land. Pero mapapansin ninyo katulad niyan ang larawan. Bakit ganito ang mga flag na ginagamit habang naglalakbay ang mga Israelita mula sa Ehipto papuntang Kanaan? Ito din ang apat na larawan na nakikita ni Juan sa apat na linalang. At alam ninyo kung ano ito, no? Napakahalaga na inyong matutunan ang bawat isang larawan sa apat na buhay na linalang at apat na mga bandera o apat na flag na dala-dala ng mga tribo ni Israel na naglalakbay mula sa Ehipto papuntang Promised Land. No? They have the great significance to us because those four living creatures also tells us the characteristic of Jesus Christ. Bawat isang linalang ay mayroon silang simbolo. At ang simbolo,
Ito po importante na matutunan natin sapagkat bawat sa simbolo sa apat na nilalang ay nagsasabi sa patungkol sa karakteristik ng ating Panginoon. Walang ibang tinutukoy sa larawan sa apat na nilalang kundi kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, no? Bago niya nailigtas ang ating planeta. Ito po'y importante. In other words, it is a symbol, a picture, and a summary of the plan of redemption. No? Ito po'y simbolo lamang, isang larawan. Ito po'y paliwanag ng Diyos. Paano natin maintindihan ang plano ng Diyos sa kaligtasan? No? At kung ating pag-aralan, hindi lang ang ano, mapapansin ninyo sa lion. Ating pag-aralan muna yung lion. Sabi niya, one of the elders said to me, do not weep. Sabi niya, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its seven seal. Mapapansin ninyo, sinong sinisimbuluhan sa leon? Walang ibang sinisimbuluhan sa larawan ng leon sa apat na linalang kundi patungkol ito kay Jesus Christ. Ang apat na linalang na nakapalibot sa trono ng Panginoon, isa pong paglalarawan kung ano ang ginawa ni Jesus Christ bago siya nagtatagumpay sa pagligtas sa sangkatauhan. No? Paano niya niligtas ang humanity dahil po siya nagiging leon from the tribe of Judah. No? Mapapansin ninyo, siya po ang sinisimbuluhan ng leon. At gusto kong maintindihan itong, no, mapapansin ninyo, sabi niya, huwag kang iiyak because the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll. Gusto kong i-underscore din itong the root of David. No? Anong pagkakaiba sa branch of David at saka root of David? Hindi lang si Jesus, siya ang leon na nagmula sa tribe ni Judah, no? Siya din ay leon, no, na ugat ni David. Anong pagkakaiba sa ugat at sanga? Mayroong pagkakaiba yan. Ang Biblia nagbabanggit na si Jesus Christ was the root of David. Isang araw, no, para atin maintindihan ito, ating babasahin itong tala sa Mateo 22, mula 41 hanggang 46. Sabi niya dito, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, no, sino yung ano, anong sabi ni Jesus? Seeing, what think ye of Christ? Whose son is he? They said to him, the son of David. He said unto them, how then that David in spirit called him Lord? Seeing, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand till I make thine enemy thy footstool. If David then called him Lord, how is he his son? No? And no man was able to answer him a word, neither does any man from that day forth ask him any more question. Na mapapansin ninyo, ang tala dito sa Mateo 22 mula 44 hanggang 46, karamihan kapag mayroong magkakaipon ang mga Pariseo habang-habang nangangaral si Jesus Christ, ang mga Pariseo ang magtanong. Pero sa panahong ito, hindi nang nangangaral ang ating Panginoon, nagkakaipon ang mga Pariseo, si Jesus Christ ang nagtanong sa Pariseo. At ang tanong ni Jesus Christ sa mga Pariseo, anong akala ninyo kay Kristo? Kaninong anak siya? Na, ito yung sinasabi ng talata. Ang nagtanong si Jesus Christ, kaninong anak siya? Sabi ng mga Pariseo, kay David. Anak siya ni David. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Kung siya'y anak ni David, paano na sa pamamagitan ng Espiritu si David nagsasalita, no? Ang Panginoon nagsabi sa aking Panginoon. Kung titingnan ninyo yan, saan yan kinuha ni Jesus Christ, mababasa natin yan sa mga aklat ng mga awit 110 verse 1 to 4. Kung inyong babasahin yung kinukot ni Jesus Christ, no? Ang Panginoon nagsabi sa aking Panginoon. Kung titingnan ninyo sa King James Version, dalawang magkakaibang Lord. Isang capital letter, puro capital letter na Lord. At ang isang maliit na capital letter din na Lord
ito ang Panginoon ni David. Kung ating titingnan yung capital letter na Lord, hindi yun ang Panginoon ni David. Yung mas maliit. No? Anong sabi ng malaking Lord doon sa maliit na Lord? Sabi niya, no? Umupo ka sa aking kanan hanggang ano? Gagawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan na sit down at my right hand till I make thine enemy thy footstool. Hanggang gagawin kong ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. If David then, sabi niya dito, sabi niya sa 45, kung si David, no, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya nagiging anak? Kasi nung ating binabasa, si ang lion nagmula, ano, he was the root of David. Bago si David, si Jesus Christ muna. Kaya nga, dapat nating maintindihan na sa paliwanag ni sa Biblia, no? Ating babasahin yung talata, sabi niya, huwag kang umiyak. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, he prevailed to open the scroll and to loose its seven seal. No? Atin ang natutunan, no? Nga si Jesus Christ, siya ang lion from the tribe of Judah. No? Kaya nga kung ang buhay na linalang, sino ang sinisimbuluhan sa larawan ng leon? Sino ang tinutukoy? Ang tinutukoy niyan, si Jesus Christ na nagtatagumpay, no? That the lion, that ano, nagiging conqueror from the tribe of Judah. Ating titingnan ang ano naman ang sinisimbuluhan sa larawan ng tao, mukha ng tao. Kung ating titingnan, walang ibang tinutukoy ito kundi ang si Jesus Christ, ang ministry ni Jesus Christ. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Na mapapansin ninyo, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. No? Mapapansin ninyo ikatatlong buhay na nilalang na nakita ni Juan doon sa langit ay larawan ng tao. No? Na bagamat siya ay larawan ng pagka-Diyos, being found in appearance of God, he humbled himself. No? At nag-anyong katulad ng tao. Atin titingnan naman ang ano itong baka. No? Mapapansin ninyo, yung tribu ni Ephraim, ito yung plug nila sa wilderness. Ang baka, walang iba ang sinisimbuluhan sa Numbers 7:88, ito yung nakasulat, and all the oxen for the sacrifice of peace offering. No? Kaya nga ang baka ay ito yung handog para sa kapayapaan, at sino ang sinisimbuluhan ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Now, ngayon, ano, dito tayo sa ika-apat na description, ito yung mga karakteristik na ginawa ni Jesus Christ, oh, kung paano niya niligtas ang sangkatauhan, paano siya nagtatagumpay sa pagligtas sa atin, at ito yung ika-apat, nagsimbolo din siya sa isang agila, no? Who being in the form of God did not consider in robbery to be equal with God. No, ano ang sinisimbolo nitong like an eagle? No? Ang agila, nagsimbolo yan sa kanyang divinity. No? Ating uulitin yung apat na buhay na linalang, yung leon, katulad ang lion is a symbol of, nagsimbolo ito sa kanyang pagkahari, na siya po'y hari na nagiging conqueror. Paano niya nakakangker ang ano? No? Siya po'y nagtatagumpay mula sa kasalanan. No? Mapapansin ninyo, at siya din, nagiging sakripisyo natin, simbolo sa baka, ikalawang linalang na nakikita ni Juan. Ang baka, siya po'y nagiging sakripisyo para sa kasalanan. At ang ikatatlo, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. At ang ikaapat, siya po ang agila. No? At ang larawang agila, symbol of his divinity. No? Humanity and divinity. Ito yung ginawa ng ating Panginoon. And a king and a sacrifice. Mapapansin ninyo, ito yung, at hindi lang yan. Kung ating natutunan ang apat na simbolo sa Old Testament habang sila naglalakbay, ito yung mga plug nila. Kung ating titingnan ang four gospel ng ang Mateo, Marcos, Lucas at saka Juan, ating makikita din dito ang lion, larawan ng tao,
anak ng tao, larawan ng agila, no? At larawan ng baka. Titingnan natin. Una, ating titingnan ang Mateo. Pag ating titingnan, kung ating pag-aralan, di ba, sa chapter 1 ng Mateo, mayroon pong genealogy dyan. Na mapapansin ninyo, kung anyong babasahin ang chapter 1 ng Mateo, ay pinapahayag niyan ang pagiging hari. Na mapapansin niya, lion from the tribe of Judah, ating mamano diyan yung pagiging king niya. Napapansin ninyo, ang binabanggit mula kay Jesus Christ, pag ibabalik niya hanggang kay David, 14 generation. At mula kay David, papunta kay Abraham, nagtatapos siya kay Abraham. So ang kanyang pinanggalingan mula lang kay Abraham hanggang kay David at kay David, kasi ang tinutukoy ni Mateo, kung saan ang pinagmulan ng kanyang lahi, ang kanyang pagiging hari. Kaya pag ating titingnan, ang genealogy na focus sa pagsulat ni Mateo ay pinapaliwanag niya ang pagiging hari. Is a symbol of a lion. Kung ating titingnan ang aklat ng Lucas, kung inyong babasahin yung chapter 3 ng Lucas, ang genealogy, genealogy na ginagamit ni Lucas dyan, no? Ang pinagmulan ng lahi ni Jesus Christ, ang kanya namang humanity. Kung inyong titingnan ang pinanggalingan ni Jesus Christ, ay mula kay Jesus Christ, ay sinasaysay ni Lucas kung sino ang kanyang mga magulang. At alam niyo kung saan nagtatapos? Nagtatapos doon kay Seth na anak ni Adan. No? Mapapansin ninyo, ang focus naman sa pagpaliwanag ni Lucas tungkol kay Jesus Christ, ang kanya namang humanity. No? Mapapansin ninyo, ang kay Mateo tungkol sa kanyang pagkahari, no? Kay Lucas, ang kanya namang pagiging tao. Ngayon dito tayo sa ikatatlo, kay Juan. No, napapansin ba ninyo sa aklat ni Juan, si Juan lang ang nagsasabi, no, nang nakita ni Juan si Jesus kinabukasan, no? Sabi niya sa Juan 1:29, titingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapansin ninyo ang focus ni Juan sa kaniyang pagpapaliwanag sa kanyang sulat patungkol kay Jesus Christ. Ang focus naman ni Juan kung paano ang anak ng Diyos, no, ay nagiging sakripisyo para sa ating kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Juan, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng ating sanlibutan. Napapansin ninyo, at hindi ito ang focus ni Mateo at ni Lucas. Magkakaiba ang focus nila sa kanilang pagsusulat. No, ano naman kay Marcos? Kung ating titingnan ang sulat ni Marcos, ang focus naman of his writing is about his divinity. Kaya nga inyo, kung ikukumpara ninyo yung four gospel, si Marcos ang maraming sulat patungkol sa ginagawa ng Panginoon, pagpagaling ng mga sakit, no, sa paggawa ng mga milagro, sapagkat ipinapaliwanag sa aklat ng Marcos ang kanya namang kadiyusan. Kaya nga, itong apat na gospel, no? Yung apat na mga plag na ginagamit ng mga anak ni Israel sa wilderness at ang apat na buhay na nilalang, isa lang ang kanilang focus sa kanilang lahat na pagpapaliwanag, ano ang kanilang pinapakita. Pinapakita nila kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon, paano niya inililigtas ang taong makasalanan at kung paano ang kaligtasan nagiging posible dahil sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo sa akin natutunan dito sa pag-aaral, kung wala si Jesus Christ na nagiging sakripisyo para sa mga makasalanan, kung hindi siya nagiging lion mula sa lahi ni Juda na pinanggalingan ni David, no? Kung hindi siya nagtatagumpay laban sa kasalanan, ang kaligtasan ay hindi posible. Kung ang anak ng Diyos hindi nagiging anak ng tao, no? At kung siya ay hindi nagiging sakripisyo sa ating makasalanan, tayo ang magbabayad sa ating kasalanan, no? Kung at pagkatapos sa kanyang sakripisyo, kinuha niya uli ang kanyang pagka-divine person sapagkat siya ay anak ng Diyos. Na mapapansin ninyo, ganun ang focus ng ating pag-aaral. Now, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sit on the throne, who lives forever and ever. Na mapapansin ninyo itong apat
na mga linalang, ano ang kanilang ginagawa? Kasama din sila sa worship doon sa langit. And they were leaders there also. Sila mga angelic host na sumasamba sa langit katulad ng 24 elders. Sabi niya, that then the 24 elders fall down before him and sit on the throne and worship who live forever and ever, cast their crowns before the throne, saying, sabi niya, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you are created all things, and by your will they exist and were created." Na mapapansin ninyo, ang pagsamba na nakikita ni Juan doon sa langit ay pinangunahan ng 24 ka mga elder at apat na buhay na linalang, at ano ang kanilang sigaw? Isa lang ang ano, sila po'y sumisigaw ng sabay-sabay, "You are worthy, O Lord." No? "Sapagkat to receive glory and honor and power, for you created all things and by your will they exist and were created." At alam ninyo, ano ba ang dahilan kung bakit karapat-dapat nating siyang sambahin? Pasalamatan, sapagkat siya ang Diyos na manlalalang. Hindi lang niya nilalang ang lahat sa mga bagay, kundi sa pamamagitan din niya ng ang tao na hulog sa kasalanan, tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Now, ngayong gabi atin nang natutunan ang apat na buhay na nilalang. At alam ko na inyong naintindihan, yun po'y simbolo lamang kung paano nagiging posible ang kaligtasan dahil sa ginagawa ng ating tagapagligtas. Pangatlo nating, pang-apat nating pag-aralan at dito po tayo magtatapos ay patungkol sa kordero, the lamb. Ang title ng ating topic ay Worthy is the Lamb. At dito tayo magtatapos. Karapat-dapat ang korderong pinatay, no? Worthy is the Lamb. Now, sa chapter 5, verse 1, sa chapter 5 na tayo, "And I saw in the right hand of him who sat in the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seal." Now, mapapansin ninyo, nung sa chapter 5, nakikita ni Juan, sabi niya, "At nakita ko sa kamay, sa kanang kamay, who sat on the throne, a scroll written inside and on back." At mayroon po itong mga selyo na 7 seal. Na mapapansin ninyo, ang paliwanag ni Juan, nakikita niya sa kanang kamay nung nakaupo sa trono ang isang scroll. No? Pag sasabihin ng Biblia na scroll, ito po'y nalululon na isang aklat, at napuno po ito, ang aklat na hawak ng nakaupo sa trono, puno po ito ng mga sulat sa harap at sa likod. No? Napuno siya ng mga sulat at mayroon pong 7 selyo. No? Mayroong 7 seal. Atin na naintindihan, kapag ang Biblia magbabanggit ng 7, ay it signifies complete at saka perfect number yan. No? It signifies perfection. Na mula sa pasimula hanggang sa katapusan, yan ang tinutukoy niyan. Na mapapansin ninyo, itong aklat na hawak ng nakaupo sa trono, mapuno po ito ng mga sulat sa harap at inside and on the back, at mayroon po itong 7 selyo. Na ating titingnan, "Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, 'Who is worthy to open the scroll and to loose its seal?'" No? Pagkatapos nakikita ni Juan ang God the Father na nakaupo at mayroon siyang hawak na aklat na nalululon at napuno ito ng mga selyo, at kasunod niyang nakikita sa kanyang pangitain ay isang malaking sigaw, no? Na proclamation ng isang anghel na sumisigaw, "Sino ang karapat-dapat magbukas?" No? "Who is worthy to open the scroll and to loose its seal?" Sino ang karapat-dapat? At alam ninyo, na sa verse 3, "And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it." Na mapapansin ninyo, ang sabi ng kasunod na ano, eager si Juan na
malaman niya ang kasunod kung sino ang karapat-dapat na magbukas sa aklat na yon na hawak ng God the Father. Pero mapapansin ninyo, wala, no one in heaven o sa lupa o sa ilalim ng lupa na karapat-dapat magbukas sa silyo o even to look at it. Walang karapat-dapat kahit sa pagtingin sa aklat na yon. At alam ninyo, ang kasunod na talata sa verse 4, ito yung pangyayari. So I weep much because no one was found worthy to open and to read the scroll or to look at it. So ngayong gabi, ating ding ika-consider, bakit, anong dahilan kung bakit umiiyak si Juan? Nang walang makakabukas sa aklat na yun na nakita ni Juan doon sa langit, bakit siya umiiyak? Isa lang ang kadahilanan kung bakit siya umiiyak. At alam ninyo kung ano ang dahilan, at kung ano ang nilalaman, at alam ninyo kung hindi nabubuksan ang aklat na ito, ay wala tayong mababasang aklat sa Apokalipsis sapagkat ang nilalaman sa aklat na ito ay because, alam ninyo kung bakit siya umiyak, isa lang ang kadahilanan kung bakit umiyak si Juan. Because in that scroll contains the whole history of mankind. Sa aklat na yon, napapaloob o nakasulat sa loob ng aklat na yon, ang kasaysayan sa sangkatauhan. At kung hindi nabubuksan ang aklat na yon, wala tayong pag-asa. At ito yung dahilan kung bakit umiyak si Juan. At alam ninyo, kung hindi nabuksan ang aklat na yon, wala din tayong aklat ng Apokalipsis ngayon. At alam ninyo, ang aklat ng Apokalipsis, yung seven seal, no? At kung paano yung seven churches, kung ano ang, paano natin i-interpret yun in the future, at inyong aabangan kung paano natin i-interpret ang seven seal, magkakatuwang yan sila. Kung ang Daniel 2, katuwang niya Daniel 7, ang Daniel 3, katuwang niya Daniel 6, ganun din ang principle na ating pag-aaral na gagawin dito sa aklat ng Apokalipsis. Hindi po yun magkakalayo. Magkapariho ang mensahe ng Panginoon sa aklat ng Daniel at aklat ng Apokalipsis. Napakahalaga nito. Kaya nga umiyak si Juan, isa lang ang kadahilanan kung umiyak siya. Gustong malaman ni Juan kung ano ang magiging kasaysayan ng ating sanlibutan. At kung hindi mabuksan ang aklat na yon, hindi din magiging bukas para sa atin kung ano ang magiging kasaysayan. Higit sa lahat, wala po tayong pag-asa kung hindi natin mabuksan. Pero sa verse 5, ngunit nang sa verse 4, umiyak si Juan. Sa verse 5, ito yung ating mababasa. But one of the elders said to me, do not weep, because the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its seven seal. Ha? Nang umiyak si Juan, na, sabi niya, I weep much. Matindi yung pag-iiyak na ginagawa ni Juan. Pero nilapitan siya sa isa sa mga elder, sa 24 elder. At sabi ng isa sa mga 24 elder, Juan, huwag kang iiyak. Sapagkat ang leon, no, the lion of the tribe of Judah, the root of David, no, has prevailed to open the scroll and to loose its seven seal. Karapat dapat siyang magbukas. Huwag kang iiyak. No? Sa verse 6, ito yung makasulat sa verse 6, and I look and behold in the midst of the throne and on the four living creature and in the midst of the elder stood a lamb as though it had been slain. Pero ngunit nang tiningnan ni Juan, ng kanyang pagkatapos niyang tumigil sa pag-iyak, na mapapansin ninyo, nang tumingin siya sa trono, tiningnan niya ang aklat na hinahawakan sa kanyang kanang kamay, nakikita ni Juan sa kalagitnaan ng trono at sa apat na linalang, sa kalagitnaan ng 24 elders, nakikita niya ang isang kordero, stood a lamb as though it had been slain. Na mapapansin ninyo, ang kanina binabanggit na ang leon, karapat dapat siyang magbukas. No? Sapagkat siya ang leon na nagtatagumpay na nanggagaling kay Juda.
Pero bakit nang tiningnan ni Juan, hindi liyon ang kanyang nakikita at ang kanyang nakikita ay isang maliit na kordero. No? Kapag magbabanggit tayo ng kordero ay isang maliit na tupa. No? Sabi niya dito, "As I look and behold in the midst of the throne and the four living creatures and in the midst of the elders, stood a lamb as though it had been slain." Nang lumapit sa trono, ang kukuha sa basahing nalululon, hindi po lion, hindi po natin makikita ang leon, at ang nakikita natin ay isang, ano, maliit na tupa. Bakit nababago ang sinasabi, bakit kakaiba ang sinasabi ng isang, ano, matanda, at nung nakikita ni Juan, isang maliit na tupa? Sapagkat ang ating pinag-aralan ngayon ay isang description kung paano, no, si Jesus Christ may karapat-dapat magbuka sa aklat sapagkat siya ang leon na nagtatagumpay at siya din siya ang hari na nagtatagumpay na nagmula kay Juda at siya din ang sakripisyo na namatay para sa ating kasalanan. Ang leon at ang tupa ay parehong nagsisimbolo sa ating tagapagligtas. Kaya napapansin ninyo, maraming metapora ang ginagamit sa aklat ng Apokalipsis at alam ninyo, isa lang ang nilalarawan. Walang ibang nilalarawan ang ating aklat ng Apokalipsis kundi ang ginagawa ng ating Panginoon kung paano niya ginagawa ang ating kaligtasan na posible. No, napapansin ninyo, in the midst of the elder stood a lamb at yung tupa na kanyang nakikita ay as though it had been slain. Na tupa na pinatay na. No? Ngunit na buhay. At dito sa verse 6, having seven horn and seven eyes, which are the seven spirit of God sent out unto all the earth. At itong tupa na kungwari namatay, mayroon po siyang pitong sungay. No, ating pag-aralan din konti itong pitong sungay. Ang pitong sungay, pag magbabanggit ang Biblia ng sungay, nakakita na ba kayo ng tupa na mayroong pitong sungay? No? Ako buong pagkatao ko, pero dito lang natin mababasa ito. No, mapapansin ninyo, ang sungay, nagsimbolo po yun ng power, authority. Pag magbabanggit ang Biblia ng seven, eh, that is complete, ano? O yung ibig sabihin yan, all powerful. Kung mayroon pang iba, omnipotent. Sapagkat si Jesus Christ ay siya ay, napapansin ba ninyo sa Matthew 28? No? All power has been given to me. All power in heaven, on earth has been given to me. Kasi lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Sapagkat ang kordero na pinatay, mayroon po siyang pitong sungay at pitong mga mata. At itong pitong sungay, it signifies ito na siya po ang makapangyarihan sa lahat. All powerful. No? Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga siya ang karapat-dapat na magbukas sa aklat na ano, nababalot ng pitong silyo. Siya lang ang mayroong karapatang magbukas. Sapagkat ang kanyang kalagayan, mayroon po siyang pitong sungay. No? Mayroong lahat ng kapangyarihan nasa kanya. Ano naman ang simbolo sa pitong mata? Seven eyes. At siya po ay, yung ibig sabihin ng pitong mata, he is an all-knowing God. No? Alam niya lahat, no? Mapapansin niya, at ang Diyos lang ang mayroong attribute dyan na nakakaalam siya sa lahat ng mga bagay. At nung nandito si Jesus Christ sa lupa, alam din niya, hindi pa nangyayari, nalalaman na niya. Nang si Apostol Pedro nagmamalaki, sabi ni Apostol Pedro, kung iiwan ka ng lahat sa akin, hindi mangyayari. Kung mamatay ka, ako'y mamatay na kasama mo. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sa gabing ito, hindi mo, no, ay hindi pa titilaok ang manok ng ikalawa, ipagkanulo mo ako ng maikatatlo. Alam ni Jesus Christ ang mangyayari sa hinaharap. Kaya mapapansin ninyo, mayroon siyang seven horn, no? Itong tupa ito na
na kung wari pinatay, having 7 horns and 7 eyes, He is all-powerful and all-knowing, no? Which are the 7 spirits of God sent unto all the earth. Mapapansin ninyo. Sa buong Biblia, no, mapapansin ninyo ang Greek word na lamb, patungkol sa tupa, ito po'y tinatawag sa Griego na amnos. Kapag ang Biblia magbabanggit ng maliit na tupa, sa Greek word, ito po'y tinatawag na amnos. Pero sa chapter 5 ng Apokalipsis, hindi ginagamit dito ang amnos, no, for lamb. Ang ginagamit po dito ay aryon. Oh, bakit po ito hindi ginagamit ang amnos? At sa Biblia, isang beses lang ginagamit sa Biblia ang word na aryon. At alam ninyo kung saan natin mababasa ang word na aryon, mababasa po natin yan sa chapter 21 ng Juan. Napapansin ba ninyo nang pagkatapos mabuhay ang ating Panginoon mula sa mga patay, ilang araw siya nananatili dito sa lupa? Nananatili siya for 40 days and 40 nights. At pagkatapos sa 40 days at saka 40 nights, ay umaakyat sila sa bundok ng mga olibo, umakyat na siya sa langit. Pero napapansin ninyo, nung pagkatapos niya mamatay at mabuhay na maguli, hindi na siya kasama palagi ng mga alagad. Magpapakita na lang siya isang bisis. Pagkatapos mga ilang bisis, ilang mga araw, saka na siya magpapakita uli, hindi na sila kasama palagi. No? Mayroong mga panahon sa Biblia na sila ay nagkakatipon, si Jesus ay biglang pumasok sa kanilang kalagitnaan, sinasabi ng Panginoon, kapayapaan sumasa inyo. At isang pangyayari sa aklat ng Juan, yung aklat ng 21 ng Juan, ang mga alagad nung hindi na nila kasama ang ating Panginoon ay bumalik sila sa trabaho ng pangingisda, sapagkat apat sa kanila ay magaling mangingisda. Si Juan, si Santiago, si Pedro, at si Andrew. Ito po si Andres, sila itong mga bihasa sa pangingisda. At nangingisda sila uli. Buong magdamag. Pero habang sila nangingisda, kung inyong nanghuli sila ng isda, buong magdamag, wala silang nahuli. At ngulit kinabukasan, nang sila ay malapit na sa pangpang ng mayroong tumawag sa kanila, at yun ay si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, nang malapit na sila sa pangpang, mayroon ba kayong nahuhuling isda? At sabi ni Pedro, wala, Panginoon. At sabi ni Jesus Christ, itapon ninyo ang inyong lambat sa kanang bahagi. At nung nakita ni Pedro na napuno na ang kanilang mga lambat, tumalon si Pedro, pumunta sa ating Panginoon. At alam ninyo, ang ating Panginoon ay naghanda na ng apoy, at habang sila kumakain, kinausap si Pedro ng ating Panginoon. At alam ninyo, sa kapitulong ito, mayroon akong natutunan. At sa aking pag-aaral sa aklat ng 21 ng Juan, aking natutunan na kapag ikaw at ang bawat tao na nagkakasala sa public ay inaayos ng Panginoon sa public din. No? Mayroon akong, at sabi ng isang pastor, when you sin in the public, solve it in the public. When you sin in secret, isusulbahin din natin ang ating problema sa sekretong bagay. Napapansin ninyo, ilang beses pinagkanulo ng ating ni Pedro ang ating Panginoon? 3 beses. Pero napapansin ba ninyo, pag inyong babasahin yung chapter 21 ng Juan, mula 15 hanggang 18, 3 beses din tinanong siya ng ating Panginoon. Na mapapansin ninyo sa 15, ito yung tanong ng ating Panginoon kay Pedro. Ito yung tanong ni Jesus Christ kay Pedro. Simon, son of Jonah, no? Pagkatapos nilang kumakain, nagkakaroon sila ng while they gather together sa kanyang mga alagad, tinanong ng Panginoon si Pedro. Sabi niya, Simon, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? No? Mapapansin ninyo, ito yung tanong ni Jesus Christ. Pero anong sabi ni Pedro? Mahal mo ba ako? And he said unto him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him,
feed my lamb. Sabi ni Pedro, alam mo Panginoon kung gaano kita kamahal. Ang sabi ni Jesus Christ, feed my lamb. At dito ginagamit sa bersikulong ito yung word na aryon. Katulad ng lamb doon sa chapter 5 ng Apokalipsis. No? Ang aryon na tinutukoy ng Panginoon dito ay ang maliliit na tupa na nagiging sakripisyo. At dito, at pangalawang bisis tinanong na siya uli ng ating Panginoon, Pedro, anak ni Jonas, no? Mahal mo ba ako? Thou lovest thou me. Sabi ni Pedro, alam mo Panginoon kung gaano kita kamahal. Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. No? Pedro, Peter, son of Jonah, thou lovest thou me. Tinanong siya ng ipikatatlo at alam ninyo ang kasunod na naramdaman ni Pedro ay his heart was broken. Nalungkot si Pedro nang narinig niya sa ikatatlong bisis na tinanong siya ng ating Panginoon, Pedro, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? At sabi ni Pedro, no, na broken yung kanyang heart, Lord, alam mo kung gaano kita kamahal. Anong sabi ni Jesus Christ? Pakanin mo ang aking mga tupa. Na mapapansin ninyo, yung lamp dito sa verse 15, dito ginagamit ang aryon. At alam ninyo kung ating pag-aralan ang Old Testament, kung saan ilang talata lang sa Biblia, tatlong kapitulo lang sa Biblia na ginagamit ng Panginoon, yung word na aryon. At alam ninyo kung saan ito ginagamit sa Old Testament. Mayroon tayong Biblia na tinatawag na Septuagint, na ang Hebrew tinatranslate sa Greek. At dito ating mababasa sa tala, no? Sa Exodus kapitulo 12. No, yung ano ba ang ibig sabihin ng aryon? Ang aryon sa Biblia, ito po'y tinatawag na petlam. Ito po yung isang tupa na inalagaan. No? Paano ko ito ipapaliwanag? Atin pong babasahin ang Exodus 12 verse 3. Ito, kung ating titingnan ito, ang background sa chapter 12 ng Exodus, ito po'y isang kasaysayan, pinakahuling salot na ibibigay ng Panginoon sa Ehipto. Ito po yung pinakahuli. Mapapansin ninyo, mayroong 10 salot na ibinubuhos ang Panginoon sa pagmamatigas ng isang paraon sa Ehipto bago pinalaya ang mga anak ni Israel na nagiging alipin sa Ehipto. At alam ng Panginoon sa 10 salot na ibubuhos niya ay palalayain na sila. At ano yung pinakahuling salot? Kung inyong babasahin mula chapter 11 o chapter 10 to 11, inyong mababasa na si Moses nagbigay ng babala. Sabi ni Moses kay Pero, ito na ang pinakahuling salot na ibibigay ng Panginoon at alam kong ipalalayain mo. Sa iyong pagmamatigas, palalayain mo ang kanyang bayan. Mapapansin ninyo, at ito yung ang nangyayari, ito yung tinatawag na Passover. Mayroon pong pista na mayroon pong dalawang uring kalendaryo ang Israel. No? Ang month ng Abib, ito po yung 7 buwan sa kanilang kalendaryo at 10 araw mag-umpisa ang kanilang pista. At mula sa 10 araw, sa 14 na araw, ay mula sa 10 araw, kukuha po sila ng tupa. No? At ang tupa na ikanilang kukunin, ang kanyang edad ay 1 gulang. No? Mapapansin ninyo, sa 7 buwan, at ito po'y buwan ng Abib. No? 7 buwan, 10 araw, ito po mangyayari ang kanilang pista ng Passover lamb. May kukuha sa 10 araw. Bakit po yun tinatawag na Passover feast? No? Kasi sa buwang ito, ito yung paglabas nila sa Ehipto. Ito yung tinatawag na Exodus. No? Mula sa pagkaalipin, pinalaya sila ng Panginoon. Ito po yung pagtakas nila. No? Pag-alis nila sa
Ehipto. At kailan nangyayari ang kanilang pag-alis mula ikasampung araw ng buwan na ito ay kukuha sila ng isang tupa at ang tupa na mula kukunin sa kawan ang taong gulang ay isang taong gulang. At alam ninyo itong mula pitsa jis ng buwan na ito, kukunin nila ang tupa, alagaan nila ito sa loob ng kanilang bahay sa loob ng apat na araw. At sa ikaapat na araw, papatayin nila ang tupang ito sa paglubog sa ikaapat na araw, sa kanila papatayin ang tupa at kakainin nila ang tupang ito sa mula gabi hanggang kinabukasan. No? At kung inyong pag-aralan itong chapter 12 ng Exodus, mayroon ka po kayong matutunan dito sapagkat nagtuturo din ito sa mga panahon kung kailan darating ang ating tagapagligtas sa ating sanlibutan upang mamatay para sa kasalanan. Now ngayon dito ating babasahin uli, no? On the 10th of this month, no? Sa month ng Abib, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. No, mapapansin ninyo, bawat pamilyang mga Israelita ay kukuha sila ng isang tupa. Bawat bahay mayroong tupa. Kasi importante yan. At anong gagawin niya sa tupa? Now, you shall keep it until the 14th day of the same month. No, mapapansin ninyo, ika-10th ng ano niya at hanggang kailan mananatili ang tupa? Until to the 14th day. So, mapapansin ninyo, mula 10 at mananatili ang tupa ng ikalabing apat na araw. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. No? Papatayin nila ang tupa sa buong kongregasyon sa kinagabihan ng ano yon, ng ika-14th day. At sa ika-14th day, mag-umpisa naman yung pista ng tinapay na walang libadura. 7 days naman yon. Mula 14th day hanggang 21 days, hanggang 21 ay magiging pista yon sa pagkain na walang libadura. Mayroon sigurong pagkakataon na aking itatopic ito, yung communion service. Maintindihan ninyo ang chapter 12 ng Exodus kapag ating pag-aralan ang communion service. Napakahalagang topic ito sapagkat ang seremonyang ito tinigil pero pinalitan ng bago. At ito yung communion service, ang kapalit nito. Napakahalaga niyan. At may mga simbolo yan. Ano bang simbolo noong ang tinapay na walang libadura? Pagkatapos papatayin ang tupa, kakainin nila sa gabi. At alam ninyo kung ano ang kakainin nila? Ang tupang ito, kapag kanilang kakainin, lulutuin lang siya sa apoy. Hindi pwedeng sabawan, hindi pwedeng basagin ang buto. Kailangan maingat sila. Kapag kanilang papatayin ang tupang ito, kailangan lamang lulutuin siya sa pamamagitan ng apoy at kailangan walang buto na bababasag o mababali. Maingat ang Israel nito. At kakainin siya, alam ninyo ang kasama lang nilang kakainin ang laman ng tupang ito, kasama ng halamang mapait at ang kasunod yung at ang kakainin din siya kasama ng tinapay na walang libadura kasi ika-14th day, sa evening na yon mag-umpisa din ang pista ng tinapay na walang libadura. Ito yung ano. At may mga simbolo yan. Ang tinapay na walang libadura, nagsimbolo po yun sa kasalanan. Yung unleavened bread. Kaya nga, pagkatapos sa Passover lamb na may papatay, kakain sila ng tinapay na walang libadura. At mula sa unang araw, kailangan walang leavened bread o walang pangpaalsa ng tinapay na mananatili sa kanilang tahanan. Simbolo po yun sa kasalanan. Mula nang tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay, kailangan hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. 7 days yun. No? Ano naman ang simbolo yung halamang mapait? Nagsimbolo yun sa kanilang pagiging alipin sa Ehipto. No? Ano naman yung isopo na gagamitin para pag papatayin yung tupa, kukunin nila ang dugo at yung isopo, itutuslob nila doon sa dugo, then
ang dugo naman ilalagay sa mga dalawang pintuan ng ang dalawang haligi ng pintuan at sa itaas ng pintuan, ito po'y nagsimbolo, no, sa krus ng Kalbaryo, no? Hindi lang napapansin ba ninyo ito, yung itong tupang ito hindi lang kailangan na papatayin ang tupa, kailangan pang kukunin ang kanyang dugo, ilagay sa dalawang haligi at sa itaas ng haligi ng pintuan, sapagkat alam niyo kung anong simbolo niyan, hindi sapat na si Jesus Christ nagiging sakripisyo para sa sanlibutan. Hindi lang sapat na si Jesus Christ napako doon sa cross, kundi kailangan ilagay mo siya sa iyong pintuan. Anong sinisimbolohan yan? Kailangan mo ang personal na pakipagrelasyon. Kailangan mo ang personal na karanasan, ang personal na dugo na magiging karanasan ng iyong buhay na mailagay ng pintuan ng iyong buong pagkatao na malilinis ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kailangan ang isang makasalanan magkakaroon ng personal na karanasan. Kailangan ang dugo ilalagay sa pintuan, no? Kaya upang malinis ang iyong pagkatao, yun po ang sinisimbolohan. At hindi lang yan, mga kapatid. Bakit apat na araw, Brother John, mananatili yung tupa? No? Dalawa po ang simbolo dito patungkol sa apat na araw. Bakit mananatili ang maliit na tupa sa tahanan ng mga Israelita sa loob ng apat na araw? Mayroon po ditong dalawang dahilan. Una, kailangan mananatili ang tupa sa loob ng apat na araw sa unang kadahilanan. Gusto ng Panginoon mananatili ang tupa sa loob ng apat na araw sa tahanan ng mga Israelita sapagkat nais ng Panginoon na kapag papatayin ang kanyang tupa, no, magiging pitlam mo na siya. Magiging alaga mo na siya na tupa sapagkat ayaw ng Panginoon na mamamatay ang tupa na walang without appeals, any feelings. Gusto ng Panginoon na kapag patayin ang tupa para sakripisyo sa kasalanan, mayroong personal attachment. No? Mayroon silang sa loob ng apat na araw pwede yung paglalaruan ng iyong maliliit na mga bata. Sa kanilang pagtulog kasama doon sa iyong tahanan ang tupa. Sa pagkain, papakainin siya sa loob ng bahay. Sapagkat gusto ng Panginoon magiging petlam ang tupa na magiging sakripisyo. No? Kaya tinatawag yun na Arion sa Greek sapagkat siya po'y alagang tupa. No? Mapapansin dito. Pangalawang dahilan kung bakit mananatili siya sa loob ng apat na araw sapagkat ang panukala ng Panginoon, no? May mga panahong panukala ang Panginoon kailan matatapos ang paghandog o sakripisyo ng mga tupa. Napapansin ba ninyo? Mula kay Adan hanggang nagiging sakripisyo ang ating Panginoon ay exactly, no? 4,000 years. No? Kung ating kailangan dito natin maintindihan, kailangan mananatili ang tupa sa loob ng apat na araw sapagkat nais ng Panginoon nang pumasok ang kasalanan doon sa Garden ng Eden. Mayroong kalendaryo ang ating Panginoon at tatapusin niya ang paghandog ng mga tupa sa insaktong panahon na ang kasalanan umaabot ng 4,000 years. Nababasa ba ninyo itong talatang ito? Gusto kong ipapaliwanag ito sapagkat gagamitin natin ang prinsipyo nito. No? Importante na inyong matutunan ito. Ito yung binabanggit, isang bisis lang itong binabanggit sa Biblia, pero kapag ating ikukunek ang mga prinsipyo, inyong maintindihan. Sabi niya dito ni Apostol Pedro, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Na mapapansin ninyo, ito magagamit natin ito, dito natin maintindihan bakit ang tupa mananatili sa tahanan ng bawat Israelita sa loob ng apat na araw sapagkat ang bawat araw ay equivalent to 1,000 years, and 1,000 years equivalent to one day with the Lord. Ang ating Panginoon nang pumasok ang kasalanan, mayroon po siyang kalendaryo kailan darating ang kanyang anak na magiging tagapagligtas ng ating sanlibutan.
Ha? Kung ang ating sanlibutan ginawa ng Panginoon sa loob ng 7 araw, tatapusin din niya ang kasalanan sa loob lang ng 7 araw. No? Pero ating mababasa, no, atin ding mapapatunayan dito kung bakit 4 na araw na nanatili ang tupa sa tahanan ng Israelita na siya ang magiging tagapagligtas sapagkat nang pumasok ang kasalanan mula sa panahon ni Adan at sa panahon na ang anak niya maipako sa krus, aalisin na niya ang paghandog ng mga tupa sa loob ng 4,000 taon. No, saan po natin yan mababasa? No? Kung ating babasahin ang Galacia 4, versikulo 4, hindi po accident, ito po yung paliwanag ni Apostol Pablo. At dito po natin maintindihan na ang Panginoon, hindi po siya, mayroon po ang panahong itinakda ang Panginoon. Sabi niya dito sa Galacia 4:4, but when the fullness of time was come, so mayroong panahon ng Panginoon, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Mapapansin ninyo, mayroong itinakdang panahon ng Panginoon. Kung bakit 4 na araw, dahil plano ng Diyos na mula sa pagpasok sa kasalanan, pahintulutan niya ang mga tao maghandog ng mga sakripisyo na tupa para sa makasalanan. Ngunit ito'y nagtuturo lamang sa tunay na tagapagligtas at yun ang kanyang anak na mamatay para sa kasalanan. But when the fullness of time has come, anong ginagawa ng kanyang ama? God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Mayroong panahon. At sa sulat ni Ellen G. White, siguro pag mayroon kayong mga libro, mayroon akong ilan na binibigyan. Sister Edita, mayroon kang libro nito. At siguro ito mababasa mo sa page 652. Ito yung sabi ni Ellen G. White at inyong maintindihan kung kailan ba o anong taon na ba ang kasalanan nung namatay si Jesus Christ. Na mapapansin dito. Christ was standing at the point of transition between two economies and two great festivals. No? At alam ninyo, ipapaliwanag ko yan sapagkat nang namatay ang ating Panginoon sa month din ng Abib. At alam ninyo, nandoon sila sa upper room at sineselebrate ng Panginoon yung Passover, no? At kumain siya sa kanyang mga alagad sa tinapay na walang libadura sa 14th na ng Passover. Pagtitingnan ninyo yan, kasi ang Passover na yan mula unang araw hanggang 17th araw, iyon yung sa 10th araw hanggang sa 14th day, papatayin yung tupa. At mula sa pagkapatay sa tupa, 7 days silang kakain ng tinapay na walang libadura. Dalawang pista yan ng kalendaryo ng mga Hudyo. Dalawang kalendaryo ang mga Hudyo. Mayroong isang kalendaryo para lang sa mga pista. Kung inyong babasahin yung Exodus 24, mayroong tatlong pista dyan na mahalaga. Ang unang pista, pista ng Passover. Pangalawang pista ay ang unleavened bread na pista. At yung isa pang pista, nalilimutan ko, babasahin lang ninyo yung Exodus 24. Inyong maintindihan yan, ang tatlong malalaking pista sa kalendaryo ng mga Hudyo. At mapapansin ninyo, sa Passover na yan, no, ay ano dito, Christ was standing at the point of transition between two economies and their two great festivals. He, the spotless Lamb of God, was about to present Himself as sin offering, that He would thus bring to an end the system of types and ceremonies that for 4,000 years had pointed to His death. Na mapapansin ninyo, at timely yun nang sineselebrate nila ang pista ng Passover lamb at pista ng unleavened bread sa araw na yan, ay kinabukasan namatay din si Jesus Christ para sa mga makasalanan. At anong sulat ni Ellen G. White? Nang namatay si Jesus Christ ay 4,000 na for 4,000 years had pointed to His death. No? Kaya nga, yung 4 na araw, mayroong significant meaning yun. Kasi mula sa panahon na pinalaya sila ni Adan at mula nang namatay si Jesus Christ doon sa cross, exactly, no? Sa kalendaryo ng Panginoon, 4 na araw. No? Ang bawat araw, 1,000,
1,000 taon at dumating ang ating Panginoon sa itinakda ng Panginoon na ang tupa, alagaan siya sa loob ng tahanan ng Israelita sa loob ng 4 na araw. No? At anong taon yun nang namatay si Jesus Christ? No? At anong taon sa kasaysayan? Kung inyong basahin pa yung The Great Controversy, ano, ay AD 31. No? Kaya ating makukuha, no, mula sa kasalanan nung namatay, 4,000 years, at anong taon yun nung namatay si Jesus Christ, ay AD 31, mababasa ninyo yan sa The Great Controversy, page 327 to 329. No? At mapapansin ninyo, then, he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Babalik tayo doon sa Apokalipsis. No, atin lang, pinapaliwanag ko lang, no, kung ano bang relevant doon sa 4 na araw atin nang naintindihan. Atin nating babalik tayo. Ang tupa na pinatay ay lumapit siya sa trono na nakaupo na mayroong hawak na scroll. No? Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Kinuha niya. No, napapansin ninyo, no? Nung sumigaw yung malakas na anghel, sino ang karapat-dapat kumuha at magbukas sa aklat, no, na mayroong 7 selyo, walang karapat-dapat sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Mayroon ngang isang mangangaral, no, nang sumigaw ang anghel ng malakas na tinig kung sinong karapat-dapat, bakit ang mga leader ng relihiyon ay bakit hindi lumapit? No? Sino bang mga leader ng mga relihiyon? Mayroong sabi niya, where is Muhammad at that time? Kung si Muhammad ang isa sa mga leader ng relihiyon, bakit hindi siya lumapit? Si Buddha, no? Where is Buddha at that time? Pero bakit ang lumapit sa trono ay ang kordero na pinatay? Sapagkat siya lamang ang karapat-dapat at wala ng iba. At alam ninyo kung bakit siya lamang ang karapat-dapat? Because your salvation is wrapped up in that very thing. Siya lamang ang karapat-dapat sapagkat siya lang ang mayroong right at mayroong karapatan na makapagbukas. Bakit siya lamang ang makakuha sa scroll sa kamay ng kanyang ama sapagkat siya lamang ang leon na nagtatagumpay mula sa tribu ni Juda. No? At alam ninyo sa buong tribes ni Juda, si Jesus Christ ang lumalabas na nagtatagumpay laban sa kasalanan. Mula kay Juda lumalabas ang tagapagligtas. Kaya nga siya ang karapat-dapat. At hindi lang siya hari, nagsisimbolo siya ng hari na nagmula sa tribu ni Juda. Hindi lang siya hari, kundi siya din ang ating kapatid. No? He is our brother, sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo, na tinukso sa lahat unang uri ng pagtukso, ngunit hindi nagkakasala. No? Siya ang He came and took upon himself humanity and become one with us to bear it throughout eternity. At alam ninyo, nung si Jesus ay nagiging tao, Diyos siya na nagkatawang tao. At nang nagkatawang tao siya, dadalhin niya ang kanyang identity sa pagiging tao throughout eternity. Ang ating God the Father, He is a God of spirit. Pero He is Jesus Christ, was a God that become a man. At ito yung kanyang larawan ng pagiging tao. Diyos na nagkatawang tao, dadalhin niya yun buong buhay niya at hindi na mababago sapagkat siya lang ang Diyos na nagkatawang tao. Nobody else had done that. Only the Lamb, the one equal with the Father, and then He paid the sacrifice and died that you and I might live. No? Para lang tayo mapapatawad ay siya namatay para sa atin. No? Now then, he said he had taken the scroll. Now, kinuha na niya yung scroll. Pagkatapos niya nakuha, then the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, its having harps and golden bowl full of incense, which are the prayer of the saints. Na mapapansin ninyo, nang nakuha na ni Jesus Christ ang isang aklat na hinahawakan ng God the Father, ang 4 na buhay na nilalang,
At ang 24 elders, ano sila? They fell down before the Lamb. No? Marami sa atin, mayroong mga relihiyon sa ating kapanahunan ngayon na ang paniniwala nila kay Jesus Christ ay isang tao. Pero bakit siya karapat-dapat sa pagsamba? Ang apat na linalang doon sa langit, ang 24 elders nang kinuha ni Jesus Christ ang isang aklat, sila po'y sumamba sa harapan ng ating Panginoon. No? At mayroon silang hawak na mga alpa at golden bowl na puno ng mga insinso, mga panalangin ng mga banal. At sa totoo lang, sila ang apat na linalang, ang 24 elders, hawak nila ang ating mga panalangin. No? Bawat mga guardian angel natin, sila ang tagadala. Kung mayroon tayong panalangin, sila ang magdadala. At alam ninyo kung saan nila dadalhin ang ating panalangin, hahawakan muna sila ng 24 elders, and during their worship, no, itataas nila sa kanilang mga kamay ang ating mga panalangin, saka natatanggapin ng ating Panginoon. And they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll." Umaawit ang 24 elders, ang four living creatures, umaawit sila ng mga bagong awit. At yung awit na inaawit nila, "You are worthy to take the scroll, to open its seal, for you were slain and have redeemed us to God by your blood. Out of every tribe, tongue, and people, and nation." Na mapapansin ninyo, karapat dapat na ikaw ang magbubukas, no, sa kanyang aklat at sa kanyang mga selyo, sapagkat ikaw ang pinatay, ikaw ang nagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong dugo. No? Alam ninyo, siya lang ang karapat-dapat kasi siya lang ang tagapagligtas. At ano yung mga aklat na kanyang bubuksan? Ito yung history of humanity. At walang ibang makakabukas sa history of humanity no other than the Redeemer of humanity. Sana ating maintindihan yan, mga kapatid. Siya lamang ang maaring makapagbukas ng aklat na yon, sapagkat yun ang kasaysayan natin. At kung hindi yun nabuksan ng ating Panginoon, hindi malalaman natin kung ano ang magiging kahihinatnan natin. At alam niyo, kung hindi mabuksan yun ng ating Panginoon, wala tayong pag-asa. Kasi yung nakasulat doon ay kasaysayan ng kanyang pagliligtas. At kung hindi yun mabubuksan, walang kaligtasan. Kaya nga, umiyak si Juan sa isang kadahilanan. Gustong malaman ni Juan kung ano ang magiging, ano? Gustong malaman niya ang future, kung mayroon bang pag-asa ang sangkatauhan. No? Sabi niya, no? You are worthy to open the seal, for you were slain, have redeemed us by your blood out of every tribe, tongue, and people, and nation. Siya po'y tagapagligtas sa lahat ng uri ng mga tao. And you have made us king and priest to our God, and we shall reign on the earth. Na? At hindi lang na, ito yung gusto ko, mga kapatid, hindi lang natatapos na tayo ay niligtas, binayaran ang ating pagkakautang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano pa ang ginagawa ni Jesus Christ sa atin? Ito ang ginagawa pa ng ating Panginoon, ginagawa niya tayong hari at mga pare para sa ating Panginoong Diyos. No? At we shall reign on the earth. Magiging maghahari tayo sa ibabaw ng lupa. No? Madali ito, ginagamit ko na ito sa previous nating chapter, sa chapter 1. Ginawa niya tayong mga hari at pari. Gaano ka man kahirap na nanonood ngayon sa paliwanag ko ngayon. Gaano man ka baba ang uri ang iyong kalagayan. May pinag-aralan ka man o wala. No? Ikaw ay mahalaga. At nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, ginawa ka ni Jesus Christ na isang hari at isang pari sa kanyang tahanan. No? At gusto kong ikikwento ang kasaysayang ito, sapagkat maintindihan mo ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Nang si Joseph, no, ay naglilingkod sa Ehipto at dumating ang kanyang mga kapatid, bumili ng pagkain. Ito yung bili ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, sa pagbalik ninyo
dadalhin ninyo ang ating amang si Jacob, sapagkat malayo pa ang tag-araw at dito kayo maninirahan na kasama ko. Dadalhin mo dito ang aking ama. Nang dumating si Jacob, ito yung ano, nang nalaman ni Joseph na si Jacob ay dumating na sa Ehipto, sinalubong ni Joseph sa daan ang kanyang ama. Na makikita ninyo yung ano, si Joseph nakasakay sa isang magandang karwahe sapagkat prime minister siya sa Ehipto. Sinalubong niya ang kanyang ama at si Jacob, nang nalaman niyang buhay ang kanyang anak, paboritong anak na si Joseph, niyakap ni Joseph ang kanyang ama, no? Sabik ang dalawa na magkita sila sa araw na yun sa Ehipto. Pagkatapos, no, nagkaharap ang mag-ama, ang kasunod na talata, pag ating babasahin yung Genesis 47 verse 7, then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Na mapapansin ninyo, pagkatapos sinalubong ni Joseph ang kanyang ama doon sa daan, pumunta sila direkto kay Pharaoh. No, dinala niya ang kanyang ama doon sa harapan ni Pharaoh. Pero anong sabi niya no dito, no? And Jacob bless Pharaoh. Ating pag-aralan kunti mga kapatid ang kasaysayan na ito. Kung ating titingnan, kung ating babalik nang ang tanaw, ang kasaysayan na ito, si Jacob ay naglalakbay mula sa Kanaan papuntang Ehipto. Kung ating ilalarawan ang paglalakbay, napakalayo yun. 40 days ang paglalakbay, na walang hinto na paglalakbay, 40 kaadlaw bako ka makakarating sa Ehipto. From Canaan to Egypt, that is around 40 days kung sila ay maglalakbay. Ano ang magiging damit ni Jacob sa mga araw na yun? 40 days ang kanyang kasuotan, napakadumi. Titingnan ninyo yan. Ang kanyang mga paa na puno ng alikabok, pati na siguro ang kanyang mukha, napakadumi niya. Nang dumating sila sa Ehipto, dinala siya ni Joseph kay Pharaoh. Pero mapapansin ninyo sa dalawa na nagharap, si Pharaoh at si Joseph, si Jacob, no? Then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. O kung titingnan na natin ang kanilang kalagayan, sino ba ang dakila sa dalawa? Dakila ang pero. No? Pero hindi tinitingnan ni Jacob ang kanyang kalagayan physical, sapagkat alam ni Jacob ang kanyang kalagayan. Nang pinili siya na magiging Israel, alam niya na siya ay isang hari. No? Na mas higit ang kalagayan kay pero. Alam niya na siya ay naglilingkod sa hari sa langit, at hindi lang siya isang lingkod kundi ginawa siyang mga hari at pare sa kanyang tahanan. Kaya nang nagharap ang dalawa, si Jacob at ang pero, anong ginawa ni Jacob? He blessed the pero. Sana mga kapatid, alam natin ang ating kalagayan. Alam ko ang aking kalagayan, at ang kalagayan mo nalalaman mo na ngayong gabi. Nang tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, hindi ka na ordinaryo. No? You are somebody. You are not nobody, but somebody. Ikaw, ginawa niyang hari sa iyong tahanan at isang pare. Kaya gagawin mo ang iyong bahagi sa buhay na ito. At mananatilihin mo na ikaw ay hari na magtatagumpay laban sa kasalanan. Umaasa ako mga kapatid na sa ating pag-aaral ngayon marami kayong natutunan. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Na? At hindi lang ang 24 ka mga elder ang sumamba sa harapan ng kordero, at nakita ni Juan at narinig niya ang mga busis ng maraming mga anghel na nasa palibot sa trono, sa buhay na lilalang at sa mga 24 ka mga elder, na ang bilang ng mga anghel sa palibot nila ay ano yung bilang? 10,000 times 10,000. O, magkano na yon? Pag ang 10,000 times mo sa 10,000, that is 100 million. Million, 100 million o billion, no? At kung ang 100 million
ita times mo pa siya sa 1,000, then ang total nun, ita times mo pa siya sa 1,000 of 1,000, then how much? No, napakaraming ano, mga anghel na naglilingkod sa langit at ano ang kanilang sinasabi? Sing with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain. Ano ang sigaw ng maraming mga anghel sa langit? Karapat dapat ang kordero na pinatay. At ngayong gabi, sino ba yung kordero na pinatay? Pinatay para kanino? Para sa ating mga makasalanan. At itong kordero na pinatay, sinamba ng maraming mga anghel sa langit. No? At minsan, nang pinag-aralan ko ito, ang kordero na pinatay ay sinamba. Mayroon silang pagsamba doon sa langit na ang papuri, oh, ang pagsigaw, pasasalamat ay nauuko lamang sa kanya. Pero sa ating buhay kaya ngayon, mayroon kaya tayong panahon na ginugugol kung saan sinasamba natin ang ating Panginoon. Marami tayong mga panalangin sa ating Panginoon. Karamihan sa ating mga panalangin ay puro nakapokus sa ating mga sarili. Maring mayroon tayong mga panalangin na nakahanda, pero ang ating mga panalangin na nakahanda ay hindi pagpupuri at pagsamba, kundi panalangin para paghingi at kung ano ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay, nakapokus sa ating sarili. Ngayong gabi, minsan kaya, gagawin mo kaya, kapatid? Gagawin, no? Kahit sa aking buhay, minsan ko din ito nagawa. Na ang aking ginagawang panalangin ay patungkol sa pagsamba sa Kanya. Pagbigay papuri sapagkat kung ano ang ginagawa niya. No? Bakit hindi tayo magbibigay ng panahon upang sambahin siya? Katulad ng ginagawa ng mga anghel. Sing with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Worthy is the Lamb. At wala nang karapat dapat na magbukas sa kasaysayan ng magiging destiny ng mga tao. Walang iba kundi ang anak ng bugtong na anak ng Diyos na namatay para sa atin. At ito yung sigaw ng mga nananahan sa langit. Ang mga anghel, ang 24 elders, ang apat na buhay na nilalang na nangunguna sa pagsamba doon sa langit. Isa lang ang kanilang sigaw, worthy is the Lamb na pinatay to receive power, riches, wisdom, and honor, and strength, and blessing. No? And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory, power be unto Him who sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. And the four beasts said, Amen. And the four and 24 elders fell down and worship Him that liveth forever and ever. Napapapansin ba ninyo yung ano, dito natatapos ang kapitulong ito? Natapos ang kapitulong ito sa chapter 5 sa pagsamba sa korderong pinatay. Na sapagkat ang korderong pinatay, karapat dapat siyang sambahin, karapat dapat makatanggap ng honor, karapat dapat magtanggap ng glory, no? Power and honor, wisdom and everything. Sapagkat siya ang nagiging tagapagligtas. At kung wala ang kanyang ginagawa, walang tao na sasamba sa kanyang harapan. Ngayong gabi ating tatapusin ito. No, napapansin ba ninyo ang chapter 4 at saka chapter 5 ay patungkol ito sa pagsamba doon sa langit. Ang chapter 7, no, at ang chapter 14 at saka chapter 15, ito po yung mga kapitulo na nakikita ni Juan ang pagsamba sa langit. No? Yung dagat na salamin, no, mingled with fire, diyan tatayo, no, sa chapter 7, ang selection sa 144,000, and sa verse 9, the great multitude na hindi mabibilang ay nakatayo sila sa harapan ng trono. Sa chapter 14, na nakikita ni Juan si Jesus sa Mount Zion at kasama niya yung redeem na ang bilang nila ay 144,000. Saan sila nakatayo? Sa dagat na salamin na nahahaluan ng apoy. Isang araw,
tayo'y kasama sa maliligtas, tatayo tayo sa dagat na salamin. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Tayo'y sasamba sa Kanya. At alam ninyo, darating ang araw ay hindi lang katulad ngayon, puro imagination ang ating nakikita. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun ang ating paglalarawan. Pero isang araw, ikaw at ako, sasamba sa Kanyang harapan. At isa lang ang ating sigaw, karapat-dapat ang kordero na pinatay. No? At alam ninyo, kung ating babasahin ang chapter 7, isa lang ang tema ng ating isisigaw. No? Salvation belong to our God and unto the Lamb. No? That was been slain. No? Ang kaligtasan ay belong to our God and unto the Lamb. Naliligtas tayo hindi sa ating mga gawa, kundi naliligtas tayo sa pamamagitan ng ginawa ng ating Diyos at sa Kanyang sakripisyo na ginawa ng Kanyang anak. Bago tayo magtatapos, gusto kong tatapusin ito sa aklat ng Isaiah 66. Darating din tayo na sasamba sa kaharapan ng Panginoon. At ito yung mga panahon na kung saan igugugol natin ang ating pagsamba. Isaiah 66, 22 at saka 23. Ito yung sabi ng ating Panginoon. And for as the new heaven and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seeds and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. No, sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon sa Isaiah, kung paano ang bagong langit na bagong at bagong lupa na aking lilikhain mananatili sa harap ko. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan wala nang kamatayan. No? At mangyayari na mula sa isang buwan hanggang sa panibagong buwan. Mula sa isang Sabat hanggang sa panibagong Sabat ay paruroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko. Darating ang araw na tayo ay sasamba sa Diyos ng harapan. Ang ating pagsamba na gagawin doon every month and every Sabbath. Every month sapagkat mamumunga ang punong kahoy sa bawat buwan. Bawat buwan kakainin natin yan at yun ang magsusustain sa ating eternal life. No? Pangalawa, mayroon tayong pagsamba na gagawin weekly, every week. At yun ay Sabbath, ay sasamba tayo. Ngayon pa lamang kapatid ay mangyayari nawa na matutunan nating sambahin ang ating Panginoon. No? Subukan ninyong manalangin kahit isang oras sa isang araw. Gagawin mo lamang ang iyong panalangin ay ihahandog mo ang iyong pagsamba sa Kanya. Sapagkat Siya ang Diyos na lumikha sa atin, Siya din ang Diyos na nagligtas sa atin. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama. Kami nagpapasalamat sapagkat hindi lang aming nakikita ang inyong trono sa langit, kung ano ang inyong kadakilaan, at ang 24 elders na nagiging witness sa inyong judgment, sila po ang leader ng pagsamba. Nakikita din namin ang apat na buhay na linalang na nasa palibot ng inyong trono. Ito po ang nagtuturo sa amin kung ano ang ginawa ng aming tagapagligtas, paano siya nagiging sakripisyo sa kasalanan, paano siya nagtatagumpay laban sa kaaway, at paano siya nagtatagumpay na nailigtas niya kami mula sa kasalanan. At ngayong gabi aming natutunan, nakikita din namin ang isang kordero na siya pong karapat-dapat na kumuha sa aklat na hawak ng inyong mangkanang kamay. At siya po ang karapat-dapat na magbubukas sapagkat siya lamang ang kordero na pinatay at nagiging tagapagligtas ng aming planeta na nahulog sa kasalanan. Umaasa kami, Panginoon, na ang kasaysayan ng mga aklat na ito, ng kasaysayan sa inyong bayan, ay matutunan namin habang patuloy naming pag-aralan ang seven seal na aming bubuksan sa sunod naming pag-aaral. Ngunit amin mo nang tatapusin ang kasaysayan ng pitong iglesia upang maintindihan namin ito ng lubos. Hinihiling namin pa,
Panginoon, tutulungan ninyo kami ng bawat isa na nanonood, inyo ding pagpapalain, maintindihan nin ang inyong bahagi, ang aming bahagi sa buhay na ito, na kami ay sasamba sa inyo, sapagkat darating ang araw na kami maliligtas, hindi sa aming sariling mga gawa, kundi dahil sa habag ng aming Panginoon, dahil sa paglinis ninyo sa aming kasalanan, nagiging karapat-dapat kami. At aming hinihiling, Panginoon, pagpapalain ninyo lahat ng manonood, na inyo silang tutulungang makakaunawa sa aklat ng Apokalipsis, maintindihan ang laman nito, at matutunan namin ang mahalagang mga bagay na nakatala dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Umaasa kami, Panginoon, habang bubuksan namin ito, ba ang isa-isang mga misteryo sa mga aklat na ito, ipagkaloob ninyo sa amin ang karunungan. At amin ding pagsikapan na bahagi namin ito sa sanlibutan upang ang lahat magiging malinaw ito, tanggapin kayo sa kanilang buhay na bilang Panginoon at tagapagligtas at hintayin ang inyong malapit ng pagdating. Alam namin, Panginoon, ang 6,000 years na palugit ninyo sa kasalanan malapit na itong matatapos. At umaasa kami na aming maihanda ang mga tao sa pagdating ninyo sa ikalawa upang hahatulan ang sanlibutan ito. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.